Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung pinaka-trending na naman na pinag-uusapan, si Richard Paul Carson Jr. Ito'y base po sa mga impormasyong nakukuha ko, base po sa mga nakakalap nating sa loob po mismo ng social media at sa malalapit po kay Alden Richard. Sinasabing gustong gusto na nga po raw bumalik ni Alden. At ang GMA management nga po raw ang umaharang. Ito'y base lang po ah. Ang sinasabi nga po kasi daw nila, yung talent pin ni Alden hindi daw po maibigay ng buo. Ibig sabihin mga ka-aldab, kapos daw po ang Itbulaga sa pambayad sa sobrang laki na raw po ng sinisingil ng GMA Kapuso sa Itbulaga. Kung titignan nyo, marami rito nag-react na hindi naman mukhang pera si Alden, kahit maliit na talent fee, tatanggapin niya yan. Itbulaga yan eh. Kumbaga, magpapasaya ka ng maraming kumbaga tao, maraming makakapanood. Ang punto rito, mga kaldab, hindi po humahawak si Alden Richards na mga ng pera na yan. Hindi kasi po magdedirect sa kanya yan eh. Kumbaga, ang GMA Kapuso po ang kukuha ng sahod. Kumbaga, kukunin ng GMA yung sahod niya sa Itbulaga at yung GMA Kapuso, siya po yung magpapasahod kay Richard Paul Carson. Yun po yung 16 na yan. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, kasi marami nagsasabi na mukhang pera nga po raw si Alden kapag hindi nga po raw binabayaran, eh kumbaga alam nyo na mga kaaldab, hindi siya umaaten. Wala pong katotohanan yan. Si Alden Richards po mga kaaldab, hindi po talaga mukhang pera yan. Kumbaga umaayon lang po yan sa management nila. Parang ang sister rito winaharang ng GMA Kapuso si Richard Paul Carson na mag-perform. Di po ba? Although sabihin nyo, si Ruro mataas yung talent pin yan. Bababa rin po yan. Di po kaganong kalakihan yan. At yung mga ibang artista nga po na sila Maha Ojo, malaki po yan kasi kumbaga sikat na yan sa ABS-CBN. Ang punto rito, ano lang siya tape artist lang sa Itbulaga. Ibig sabihin, parang ano lang siya yung hindi natin masasabi na sobrang laki. Nagkaroon siguro ito ng magandang pag-uusap. Ito'y base lang naman po sa mga nagtatanong kung kailan nga po ba ang balik ni Richard Paul Carson. Maingay na maingay nga po kasi itong senaryo na lumalabas, dahil kahapon nga po parang hindi masyado maganda ang nangyari sa Itbulaga. Although si Mengay po yung nag-perform, medyo talagang maraming, ito yung sinasabi ko mga kaldab, na ang dami pong nagre-react. Sinasabi po nila na ayan na nga Mr. Destiny, nag-perform na nga po si Main Paul Carson sa stage. Kumbaga binigay din po ng Itbulaga yung mga hinihiling ng Aldab Nation at ng mga Main fanatics na mag-perform o mag-dance production number si Main Paul Carson. Alam nyo mga kaldab, okay na sana yung ginawa ng Itbulaga. Ang problema, kaya po pala niya ginawa, wala yung mga artista na lagi nilang pinape-perform. Wala si Naruru, wala si Bianca, wala si Miles, at wala si Maha. Di po ba? Real talk yan mga kaaldab. Kaya nga po, kailangan pa po pa bang mawala ng mga ng apat para lang mag-perform si Mengay? Kailangan po bang magkulang pa ang Itbulaga para mag-perform? Common sense na lang po mga kaldab. Hindi po ganun ang gusto. Kumbaga para kasing ang nangyari niyan mga kaldab, ano lang parang kumbaga second lang sila si Mengay. Parang wala tayong choice Parang napilitan lang po. Di po ba? Parang napilitan lang ang Itbulaga na mag-perform dahil o magbigay ng dance production dahil wala nga po, dahil kulang. Real talk mga kaaldab, sa mga nagtatanong, yun po yung rason kaya hindi pa rin po masaya ang mga ilang Main fanatics at syempre yung Aldab Nation, dahil parang ginawang panakip butas lang po si Main Mendoza dahil wala nga po yung apat. Di po ba? Although sabihin natin na
okay na lang, dapat hindi na pumalik. Etong balibalita mga kaaldab, si Maha magbabakasyon to. Hindi natin alam kung ilang araw nating hindi makikita. Si Miles po, medyo pag nagsimula na po yung taping niya sa Batang Quiapo, eh hindi na talaga ito magano makikita. Alam nyo naman po na kapag nagte-taping kay Gardo, ayaw na ayaw ni Gardo Dalisay na lagi kang late, kumbaga pa importante ka, di po ba? Pag sinabing may taping, yung araw din na yun, kahit sabihin natin alas 4, alas 3 yung taping, hindi po talaga aaten na ng Itbulaga etong si Miles. Ganyan po ka-stricto si Coco Martin kapag may mga kasama siyang artista. Ayaw niya ng late, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng pa-importante. Kaya sigurado 101% na matagal bago makita. O sabihin natin sa isang linggo, baka isang beses, depende lang po. Depende na lang po yan mga kaldab kung wala po siyang taping. Kaya dun sa mga magugulat kung bakit ngayon, baka si Ruro tsaka si Bianca po ang pinaka dito pumokus ang Itbulaga. At yung bagong-bago na bida next, baka yan muna yung mag-substitute. O sabihin na natin, siya na yung literal na laging makikita sa Itbulaga. Real talk to mga kaaldab, pero ang tanong, maisasalba nga po ba o maiaangat nga po ba ng bagong bida next champion ang Itbulaga? Maisasalba ba? Kung ganyan lang po ang pagbabasihan, kung hindi pa rin po gagalaw at hindi pa rin po magdadagdag, magbabago, wala pong mangyayari. Ito para po sa kalaman ng lahat. Ang Showtime, walang pinagbago. Lahat na mga host doon, original. Lahat na mga host doon, talagang masasabi natin na wala. Pero pag bumalik, talagang, kumbaga buong-buo po nilang tinatanggap. Kaya doon sa mga nagre-react, sa mga sinasabi, kasing Itbulaga, wala na. Yung mga host nito na original, hindi na nga po talaga nakita pa. Well, hanggang dito na lang po ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, eh tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pa po natin video na ilalabas. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga tao pong nagmamahal, kina Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.